Hello guys, for this video, try natin i-check kung ano nga ba yung different ng Glock na standard at force edition. Okay, so kadalasan kasi, yun yung nare-receive na question natin na ano nga daw ba ang pinagkaiba ng standard unit at ng force edition. So bukod dun sa design, may different din ba yung kanilang power? Okay, so sa videong to, i-check natin yung power, kung magkaiba ba yung power nila. At i-check natin yung mga design na pinagkaiba ng standard at force edition. Okay, meron tayong unit na Glock 34. So ito yung sample unit na gagamitin natin para mapag-compare natin kung ano ba yung pinagkaiba ng standard unit at ng force edition. So, itong hawak natin guys is standard unit. Ayan. So, standard unit na Glock 34. Pero mapapansin mo kasi, diba, si Glock 34, mas mahaba yung barrel niyan compare sa mga Glock 17 or 18. Okay, so hindi siya standard size. Okay, pero yung design is standard. Okay. So, ito yung design ng standard or yung ordinary na Glock 34. So, ganyan siya. Tapos, mapansin din natin yung dot o yung kanilang sight is dot lang. Okay, meron siyang white dot. Ayan. Tapos, yung kanyang trigger, mas simple. Okay, yung kanyang grip, mas simple din. Okay, then check naman natin yung ating Force Edition. So, pagdating kay Force Edition, ito na yung unit na out of the box, mabibili mo siya ng naka-upgrade na yung design. So, mapansin mo, mas upgraded na yung design ng slide. Pag chunek mo yung kanyang sight, mas upgraded na, naka-fiber optic sight na siya. Yung kanyang grip, stippled grip na yan. Tapos, meron na rin siyang additional na magwell. Okay? Tapos, kung mapansin mo, yung trigger niya, upgraded design na rin. Ayan. Okay, so, pakita ko rin sa inyo to. Ayan. Okay, so, malaki yung different pagdating dun sa design. Kasi, itong unit na to, itong standard unit or yung ordinary na Glock, mas simple lang siya. Compare pag yung mga force edition, mas formado na. Okay? Mas, ayan, yung design ng slide, mas maporma, mas upgrade na yung sight. Pag naka-fiber optic sight, guys, mas mabilis kang makakapag-aim. Mas mabilis mo makikita yung target. Okay? Tapos yung trigger niya, ayan, iba na din. Pati itong part na to. Yan. So, ito naka-upgrade na rin yung design niya. Pati, papansin mo, pati yung kanyang mag-release. Sa Force Edition, yung mag-release niya, mas malapad na. So, kagandahan kasi guys, pag malapad yung kanyang mag-release, mas mabilis kang makakapag change mag. Kasi mas, dahil sa mas malapad siya, mas mabilis mo siyang mapapress. Okay, compare kasi pag yung mas maliit pa yung mag-release mo, mas kailangan mo pang i-move ng konti yung kamay mo para ma-press mo siya. Yun lang naman. Okay? Tapos, syempre yun, pag yung mga ordinary design na Glock, syempre, hindi pa siya naka-magwell. Pag yung mga force edition, naka-magwell na rin. Tapos, kung mapansin nyo rin, yung kanilang grip, mas iba. Okay, so, pag hinawakan mo siya, guys, mas masarap i-grip tong Force Edition. Okay. Tapos ito, yun, dahil sa ordinary, okay din naman siya, pero kung i-compare mo, mas masarap siyang hawakan. Okay, mas masarap siyang i-grip dahil dun sa design ng kanyang grip. Medyo mas magaspang, parang medyo mas makapit hawakan. Yun. Okay, then ngayon naman, test natin yung power kasi merong nagtatanong, dahil ba upgraded
design tong 4th edition is upgraded na rin ba yung power. Okay? So, ang pagkakaalam ko kasi guys, yung design lang yung pinagkaiba nila. Pero syempre, dahil i-check na rin natin, train natin, i-check yung kanilang FPS. Okay, so, check natin yung FPS, tingnan natin kung may pagkakaiba pa nung FPS nung upgraded unit na 4th edition custom or yung unit na standard or yung ordinary Glock. Okay? So, test natin. May niready na akong, ito rin pala guys, yung kanilang magazine. So, pag yung standard unit, yung magazine niya, ganito. Okay? Mas simple. Although, pareho naman silang fit. To pwede dito, to pwede dun sa kabila. Pero, ang different lang nila is yung kanilang base plate. Yan. So, mapansin natin, itong may base plate na mas malapad para to dun sa 4th edition. Tapos, itong base plate na mas maliit para dun sa standard. Okay. So, ngayon guys, muna tayo sa ating target. Then, i-check natin yung FPS nila. Okay? Kung may different ba yung FPS ng 4th edition at nung standard na unit. So, open natin yung ating chrono. Ready natin para test. So, yung mga magazine guys, nilagyan ko na sila ng gas and BBs para, ayan, matest na agad natin. Okay. So, yun. Always trigger finger out. Ganyan palagi pag maghahawak tayo ng unit, ha? Siyempre, para masanay tayo na malay mo in future, di ba? Magkaroon tayo ng tunay, magkaroon tayo ng chance humawak ng tunay. Alam na natin yung tamang paghawak sa kanya. Okay? So, always trigger finger out. Mag-load tayo. Check natin FPS. Ayan. So, nasa... Kita ba? Ayan. 388. Okay. So, nasa 388 yung start ng FPS natin. Nag-last siya ng 359. Yun ay para dito sa standard na unit. Okay. Then, remove magazine, slide lock, and release. Check naman tayo sa 4th edition. Okay. Ayun. So, mapansin mo, yung kanina, 388 ba yung kanina? So, check natin. 388, tapos tong 4th edition, naging 392. So, mapansin mo, guys, mas mataas ng konti yung FPS ng 4th edition, pero hindi sila nagkakalayo. Okay? So, ang FPS naman, guys, depende kasi yan sa temperature ng area, sa temperature ng magazine, sa BB at gas na gagamitin. Pero based dun sa chinek natin, 388 to 392. So, konti lang yung different eh. So, yun, hindi talaga siya consider na mas malakas ang mga 4th edition. Halos pareho lang talaga. Okay? So, yun guys. Sana medyo na-explain ko yung different ng 4th edition sa standard. And, yung FPS nila, hindi nagkakalayo. Okay? So, minsan dumarating ang point na itong unit na to standard, umaabot yan minsan ng 390. Tapos, yung 4th edition, minsan, ayun, di ba kanina, 392. So, depende kasi sa area kasi natin ngayon, medyo malamig. Tapos, yun nga, depende dun sa gas and BBs. Yun. Okay, so thank you for watching guys. Hope na nakadagdag tayo ng konting idea dun sa ating video.
Okay, sana dun sa nagtatanong, medyo nasagot ko yung question nyo regarding sa kung ano yung different ng Force Edition sa standard unit. Okay, thank you so much guys. Bye-bye!